Pero ito na nga, RSG Slate SG, natalo man sila ng Game 1, mukhang hindi magbabago ang kanilang plano. Ayaw nilang bumalik sa meta. Gusto nilang bumalik sa kakaiba. It's Diablo on the Master Assassin Emblem. Ah, ito na. Honest nyo, Ed, alam mong bakbakan na to. Pre, isipin mo, ganyan na player sa Diablo, hindi talaga ako magugulat kung meron siyang isang Master Assassin Zilong. O baka Master Assassin Hilda pa nga eh. Pero dito sa early game, si Roy makakakuha ng onting damage trading lang sa gitna. At dahil sa pag-setup at grabe si Okay, natatalo dito kay Donut. Mukhang na-underestimate niya yung pagbitaw ng damage ng dalawang heroes na to. And I have to say, na-burn na ang Inspire ni Donut. So this is a very even trade in the gold lane. At si D7 ngayon at si Lucian Cutie kailangan na nga mag-rotate. Aalagaan nila ang kanilang mga gold laner at si Oki ngayon ay makakapag-dash naman palayo. Still a very silent game. And so far, Burnex Flash does have a very, very small lead. Pag nahuli dito yung RSG ng Atlas, masakit eh. Wala sa kanila may Purify. Walang pagtanggal. Of course, yung crowd control immunity nung isang Martis nandun. Kung matimingan ni Diablo somehow yung unstoppable force siguro, pero ang hirap gawin nun. So D7 mukhang masaya yung buhay niya dito sa pagkuha ng pick-offs, or hindi pick-offs, mga buong 4-man 5-man sets kontra sa RCSG. And ATM in this XP lane, kailangan pa rin niya mag-ingat sa burst damage kahit Fred rin siya. I do think na marami nang nakakalimot kung gaano kasakit ang Jawhead na to. And sometimes it only takes one kill. Isang kill lang yung ibibigay mo sa Jawhead sa lane, at for some reason, iwa 100-0 ka na niya. Oh, biglang magsa-snowball na lang yan. Diablo talaga. Grabe to si Diablo. Halata na yun na yung yung trip niya talaga sa XP lane ng mga unique picks niya. Mm-hmm. Yung nanggugulat sa atin sa RG. Kaya nga eh, actually binubuksan ko ngayon ng aking mga hero, yung mga menu natin ng mga heroes. No? Tinitignan ko yung mga fighter, mga assassin na pwede nating makita na potential na nakakaiba sa XP lane. Hindi, pero yung pinipili niya, fighter talaga, pero ginagawang assassin. Argus! Nako po, Diablo! yun pa yung pwede, Argus na naka-arrival! Argus na naka-arrival, tsaka master assassin. Pero I do feel like the last time that we did see an Argus in competitive play, Benny Cutie pa yung gumamit eh. It was a gold lane Argus running the Electro Flash emblem na rename na rin. Hindi ko na maalala. Quantum Charge. Same effects though. Same effects pa rin. Kailangan din kasi yung pang movement speed na nakukuha, no? But apart from that, there are several other picks na medyo semi-C. Mga semi-C word na mga XP lane pickups. No? Meron tayong Freya. Meron din tayo. Huwag kayong magagalit sa akin. Alam ko maraming Freya main dyan. Ha? Pero hindi naman na kasi nasa meta si Freya ngayon. Aminin mo, kahit na buff si Freya, may nakikita ka ba nagpe-Freya sa competitive? So, competitive, wala. Oh. Sa umpisa sa RG, aminin ako ngayon. Ilang beses ako sinaktan ng isang Freya na naka-assassin emblem din. Tapos naka-inspire. Nahiya ako dun eh. Man, yun yung mga magugulat ka na lalabanan ka ng level. Yung lalapit ka lang sa minion mo, level 1. Kaya pag ako kunwari may Freya akong katapat sa XP lane, hindi ako nagpapakita ng hindi ko nakikita yung Freya. Ang nakita niyo yung combo, ikaw muna ang lumapit. Sige, iyon na yan. Yung first wave, iyon na yan. Pero pagka lumapit kasi ako, tapos biglang nasa bush pa namin, yung buhay mo biglang mawawala eh. Kasi yung inspire on this Freya is absolutely insane. Yung damage niya. Magugulat ka lang talaga. And hindi na ako magugulat kung kaya rin ni Diablo yun. Pero based nga sa mga iba pang mga nabanggit nating hero, no, we're just taking a guess kung ano pa ba. Kasi so far, mga napakita na niyang kakaiba ay si Khalid, si Batang. At ngayon naman, si Jawhead. Grabe tong headline! Ang bilis ng writer natin, boss! Where's Mommy and Daddy? This is another debut pick of Jawhead sa MSC 2023. Yung last appearance niya, RRQ Hoshi, nung M4 in the lower bracket semifinals kontra sa Echo, kung hindi ako nagkakamali. Or kung lower bracket semis, kontra sa... Hindi, sunip nila yung Onyx eh. Mm-hmm. So, mukhang nung laban nila sa Echo to.
talaga. Eh, lower bracket. Alam mo ba si Johed yung ano, yung nakasakay, yun yung pangalan niya? Oo, oh, bro, I will never forget this. Nung season 8, sinanong ako ni Dan Leo Ubakay sa stream. Oh. Ano pangalan ng nung nagda-drive kayo? Hindi, actually hindi din na-drive ni Johed. Si Johed parang AI yan eh. Yung pangalan ng maliit na babae dun sa loob ni Johed, Ailey Henry. Henry? Henry yung last name niya, pre. Okay, guys, i-note nyo yan kasi yung next patch natin sa next patch. Bugbabago na next patch. Hindi, magdadagpan ng bagong lore sa game. Ay, so, maganda yung lore natin sa MLBB at i-update at magdadagdag pa ng bago. Nakakatuwa. Tsaka bukod doon ay magkakaroon din tayo ng updated art style. Updated kumbaga, art style, menu, UI. Ang dami nating pwedeng abangan sa MLBB. No? Ano, nakakatuwa doon, parang lumalaki din kasama natin yung laro. This is apart na lumalaki na rin yung community, yung esports scene natin ay gumaganda pa ng mas lalo ang ating mga laro. Yung mga bago-bago nga nating mga skins. Minsan, yung Epic, mala-collector na yung datingan. Meron ako nakita dyan ng mga theories eh, na ginagawa ng mga fans. Yung mga fan ng lore. Ano? Na baka si Johed, pag lumaki na si Johed, ito na, the master chapa. Hindi na niya chinachap. Hindi na niya chinachap. Nilagay niya. By the way, ito si Johed. Sige na, si Diablo. Ayun ang fake off. Si D7. Nag-sticker pa. Grabe, tinikeran lang si Diablo pagkatapos kumombo. Hindi nila nahuli. So, burn next flash. Kayang-kaya pa nila mag-contest dito sa Turtle ATM. Sasabugan ng mga abilidad dito. ATM! Mga tapas na baboy! Nag-flicker na si ATM and the Turtle goes to Shima. Mapupunta pa rin sa Burn X Flash. Si Sikat hinabol si Lucian Cutie. Double kill para si Valentina. Si Diablo akala niya nasa loob ng shrub. Siya pero hindi, nakita ni Sikat. Hindi masusupresa si Sikat dun. Ito na yung sinasabi ni Midnight kanina, no? Na kahit mapunta ang mga objectives sa RSG, this time napunta pa nga sa Burn X Flash, yung pinakaunang turtle, ay may immediate kill translate ang ginagawa ang Cambodia. And this time around, sobrang laki na napanalo nila dun. No? Bukod sa pagkuha ng kills, ay nakuha nga rin nila ang first major objective. At tama, kakagatin sa ilalim ng tore pero hindi aabot sa range at hindi rin naman aabot ang buhay ni D7. Sapat naman na nandun yung girlfriend niya kanina pero nagko-cooldown pa yung buff. Oh, cooldown pa yung buff, cooldown pa yung flicker, ang dami pa naka-cooldown. Ang ganda ng pick-off na ginawa doon ni Lucian Cutie. And again, throwback to sa MSC 2022, the Franco versus Atlas, yung lagi nating matchup nakikita sa Rome noon. Binalik, they ran it back. And right now, tabla. Even yung ano, yung mga nakita natin mga setups at huli galing sa dalawa, pero hindi pa natin nakikita yung sobrang malupitan na 4-man, 5-man setup galing kay D7. At ang sarap ng buhay ni Zikat dito, no, na 2-0 yung Valentina. At kadalasan kapag nakakita ka ng 2-0 na Valentina, ito yung tipo na alam mong lamang sa XP, yes, lamang sa gold. Ang dami niyang pwedeng gawin around the map at si Diablo ata ang bibigyan nila. Mahuli siya dito. Kinombohan ng Burn X Flash. Bray, makakatakas pa ba? Ito na si Shima. Tatlo ng Burn X Flash humahabol at Roy, ang ganda ng nilapag na Kumot. The Slow coming in to help out his jungler. Tapos may kasama pa ang Astral Meteor. Hmm. Talagang pag binato mo yung Varia ult, no, may see the world talaga. Oh. May kita mo lahat ng mga tatamaan mo. Saktong-sakto para sa MSC. And still, Burn X Flash, may kalamangan na 1,000 as we enter the second possible turtle fight. Pero mukhang nakakalamang sa pwestuhan ng Burn X Flash. Ito naman si Kuya Diablo. Pero dito sa taas, si Kuya D7, mahuli, walang roamer dito. Ang Burn X Flash. At dito naman, grabe si Shima. Siya pa ang nakukuha ng turtle with the help of ATM. Tapos si Bray ang mahuli doon. Shima on a roll. Dalawang turtle. Tatlong assist. Kanina, no, iniisip natin masyadong excited ba mag-retry si Shima. Ngayon naman ata ay nabawasan na yung excitement niya. Nanalo na kasi nung first game at ngayon sobrang sakto na ng kanyang mga retry. For the side of RSG, Slate SG, kailangan na nilang makasabay. They drafted a Martis and a Johed. Kailangan lamang sila ng early game pero parang hindi natin nakikitang nagta-translate yun. Hindi nga, dahil sa rotations, ito na si D7 makakahanap ng pick-off dito. Si Lucian Cutie ang mauhuli and there goes the crossbow of Tang. Sa panamang damage na kulang pa pero ito naman si Bray ang sagot niya. Pero mag-isa lang siya. Actually no, kasama niya si Oki. Doon mauhuli si Donut. And bang! That is the kill coming in from Roy. Astral Recall kay Sikat.
Ang ganda ng naging combo ng RG Slate, pero si Diablo ay mananatili namang buhay sa ilalim ng kanyang tore. Still, a turret for a turret, nakalamang ng kills ang RG Slate sa trade-off na yon. Lumiit ang kalamangan ng Cambodia. Mula 2,000, balik tayo to 600. Ito yung deadly duo ata ng Burn X Flash. Lagi magkasama ito ang dalawa, si ATM at saka si Shima. Pero si Shima mahuli dito, si Roy. Nakatama ng Astral Recall. Makakalabas ang Bane at ATM. Natulungan niya si Shima. Kailangan pa rin mag-ingat ng Burn X Flash dun sa combo ng key abilities ng isang Franco at isang Novaria. Buti na lang tank build yung Johead. Pero dito sa may bandang ibaba, si ATM naman ata ang punterya ng RSG Slate. Astral Meteor. Oh! Goal! Tumama na naman ang Astral Meteor. Pero dito sa may bandang baba, yeah, kay 3v3. Binalibag at hindi tatama ang Iron Hook. Si Roy na ata ang isusunod nila dito. Pero nakalipad sa labas ng mapa. Nag-see wow. The world. Bumalik! Hindi naging sapat yung ticket. Ang baba pala niya, monumento na nandun eh. Nagkulang sa distansya. Kitang-kita ng Burn X Flash kung nasan si Roy. Hinintay talaga. At akala natin RSG makakahanap ng malupitan na play doon, pero sobrang lupit ng ginawa ni D7. Hindi niya binitawan kaagad yung Fatal Links niya. Ito naman ang Turtle Fight, the pick off from Diablo at Lucian Cutie. At ito na ang combo ng RSG. Wala pang ultimate yung Atlas. Ito na yung ultimate galing sa isang Novaria. The damage coming in from Burn X Flash. Hindi na kaya ng RSG. Bray pinatumba at ang Turtle na naman mapupunta sa Phenom ng Nom Pensi Shima. It's a 3-0 in terms of turtle score. Napakaganda ng early game objective control ng Burn X Flash. At makikita talaga natin ang kanilang aggression in terms of securing objectives with kills. Meron kasing mga ibang teams na objectives then kills. Yung mapapaisip ka, ito, end kills. Diretso agad. 2-in-1. 2-in-1. Parang kape. Kulang na lang ng asukal. Kulang na lang ng asukal. Pero sapat na. Nagawa pa rin yung trabaho. Gising na gising ang Burn X Flash. At tinutuloy pa rin yung momentum. Ito na si D7, makakahanap pa siya dito ng setup. Pero binato ni Diablo. The flicker goes in. Pero si Diablo lang hindi mahuhuli. The unstoppable force was right on point. At hindi na makakatama ng Astral Recall si Roy. Ang maganda sa ginawa doon ni D7, kahit wala siyang nahuli, napaurong niya lahat eh. A lot of people think na kailangan tumama yung mga abilities mo dito sa laro na to. Abilities like the Feathered Airstrike o yung mga malalayong ano, yung mga sabi nating real world manipulation. Minsan hindi mo kailangan patamain ng todo. Yung kailangan lang kontrolin yung area. Yes. Malaki na ang inaambag ng mga ganong klaseng abilidad in terms of securing the area for taking objectives, taking turrets. Pero dito sa baba, ATM, mag-ingat ka, maraming snatcher dyan. Wala na. Okay na. Okay tayo lahat. Okay lang. Uy, nakatama si Roy ng Astral Recall. At dahil doon, medyo tinitignan pa ng Burn X Flash kung tutuloy nila. Pero mukhang malaking laban ang mangyari dito. D7, okay. Ang sasay ko, nakita yung vision. See the world. See the world talaga dito si Roy. Nakita yung tatlo. And dahil lang doon sa vision na yun, no, in pro play talagang napaka-importante ng vision. Nakita yung tatlo, hindi na nila itutuloy yung play. Sa RG kasi, pag nakita yung tatlo, ang sagot sticker. Wee! O yung thumbs up. Pero ito si D7, naghahanap ng shisha ball play. Zone out na naman galing sa Atlas. Wala siyang flicker. 46 seconds pa. Fatal Links lang. So counter initiation ang makukuha ng Burn X Flash galing sa Atlas nila. Nagtitipihan yung dalawang jungler sa taas. Kita sa mapa. Kitang-kita sa mapa yung tipi-tipi ni Shima eh. Pero si Bray, anong grabe? Work only. Oh. No personality oh. Ito, hinahabol na si D7, na zone out dito si Bray. The vision coming in from Roy. RSG, kaya ba nila dito? Aray! Parang hindi. Hindi na sila makalapit. Oo, and dahil lang napaurong ni D7 si Bray at nagamit na Mortal Coil, that will be the first Lord going to the hands of Burn X Flash. And that means maglalaban ang Burn X Flash dito sa mid lane. Again, objectives and kills. BXF, 2-in-1 lagi. San ba manggagaling yung asukal? Pero ngayon, sapat na. Uy! Hindi na pa-recall si Diablo. Mahanap pa ni ATM. ATM! Ni Diablo. Ito na si D7 coming in from the perfect match. 3-1, 4-1. Wala ka magagawa dyan, pre. Diablo goes down at
Burn X Flash. Mukhang itutuloy na ang malupitan na push dahil meron silang Lord sa taas. 4.3k gold lead for the Cambodian squad. Mukhang masaya ang mga Cambodians na nanonood ngayon doon sa main venue. Hindi pa nga nila nagagamit ang Lord push doon sa may bandang itaas. Once again, that is a level 1 Lord. Madali lang naman ito mapapatunaw ng lineup ng RSG Slate. Pero hindi natin alam. Baka biglang manggulat ang Burn X Flash. Yung gulat manggagaling baka sa Atlas o baka si Sikat na sobrang isip mo makakuha ng ulti na malupitan dyan. Pero mukhang dahan-dahan ang approach nila ngayon. Tore muna, Brain na kanselado. Yung ano, ito si D7, grabe yung RSG, takbo! Baka mga Fatal Links pa kayo! At yun na kayong Fatal Links, pero ang dami pang Tore ng Burn X Flash, hindi makakapasok, masyado na maingat. Oh ang no! Burn, dalawa ang nawala, Shima kailangan tumakbo, at ito na ang counterplay, si Roy, makakahanap ba ng malupitan ng Astral? Hindi, pero nagawa ng RSG ang trabaho nila, depensa, kompleto. Masadong malalim ang CSID ni D7 at napakaganda din ang hook na nanggaling kay Lucian Cutie. RSG Slate, mukhang makakahingi sila ng saglitan dito. Maliban na lamang kung bigla silang ma-2v4. Renner Zapatita, tama nga ba? Hindi na, pero still, Burn X Flash. Nawalan man sila ng buhay doon. Medyo unfortunate na wala silang nakuhang inhibitor turret. And usually, kapag level 1 Lord ang nakukuha mo, masaya ka kapag nakasecure ka ng inhibitor turret. Yeah, and even though Burn X Flash, nakita natin dito na in the lead sila, yung pag-pick nila sa Valentina, gumana. Kasi mukhang nahirapan nga si Donut sa paglaban eh. 1-1-2 pa lang yung statline niya. Si Sikat naman, naka 6 kills na. So, dito naman, sa taas, hindi ako makakarap na pick up binato si ATM. Oy. Ay, grabe, makakatakas ba to? May regen pa to na malupitin na. Oh. Habulin ni Oki, pero basic attack na lang, mauhuli siya doon. Burn X Flash, kulang ng isa, pero mahanap ata nila si Diablo. Jawhead will go down. Pero Fatal Links, pinagamit na ng Burn. Ilang tore ba makuha dito ng RSG? Sulit pa rin ang nakikita natin kung bakit nila kinuha no ang Jawhead. They know how to play around it. Sadyang hindi lang sila makahanap ng skirmishes or sabihin na natin small fights. Kasi grabe ka naman dun, boss. Napakasakit. Binatuhan ka ng planeta. Masakit talaga yun, boss. O babariling ka pa. Grabe. Diyos ko naman. Lahat na binato sa'yo pero buhay pa. Ang kunat naman tong Burn X Flash na to. And Burn X Flash ngayon na mukhang kailangan muna na mag-regen bago yung Lord, no? And this is actually a good strategy na nanggagaling dito sa RC Slate SG. Kukuha kayo ng Lord, poke nyo muna. Huwag nyong palapitin kasi pag pinalapit nyo yan, kita nyo yung Bane? Pag nakalapit yan, may mare-retry steal dyan. Ah, si ATM dito na huli, makakancel. Hindi, na-cancel. Natama niya pa yung Appraiser's Wrath. Pero na-damage siya, 50% health. Para aray! Sa Fredrin, pero grabe ang sakit ng damage ni Roy. Wala pa nga yung Divine Glaive eh. Binuo niya yung Divine Glaive nung nakatama na siya. Pero ito na ang pagpasok ng RSG. Oh! The four-man Fatal Links. Si D7 naging D4. Pero yung BXF pa, yung napunta sa base nila dahil nahuli sila. Apat ang nawala sa Burn. Nawala din yung Lord sa kanila. Napunta pa sa RSG. At parang bula, nawala ang lead ng Burn X Flash. That was a 4,000 gold lead na biglang nalipat sa RSG Slate SG. Namatay man si Oki, ay makaka-push pa rin ang RSG Slate dahil sa kanilang napakaganda na team fight and objective secure. And what can I say? Napakaganda ng mga Astral Meteor ni Roy. Rookie of the year yan eh. Pero tingnan natin yung replay. Yung masakit talaga doon, kahit natamaan na sila ng Novaria, lumaban pa sila. Parang na-force na lang sila mag-react eh. Kaya lumaban pa yung Burn X Flash kasi okay, sige, nakuha na yung combo. Pero wag natin kalimutan, si Donut hindi pa nakasetup, hindi niya nakuha yung perfect chance niya na mag-ultimate. At yun talaga, madadali doon ang Burn. Feeling ko talaga, pag natamaan sila ng Novaria na ganun, wag muna sila lumaban eh. Kahit may mahuli sa inyo, wag nyo i-force yung five-man team fight. Tsaka at this point, I would say mas okay na ibenta mo yung steel leg plates mo mamaya. Gawin mo na lang Athena Shield. Oh, dapat lahat na kayo may Athena Shield na dapat eh. Kailangan lang respetuhin yung damage dito ni Roy. Mukhang magbabato na naman ng maraming artillery ability sa RSG Slate. D7 sa likod! Sa likod! Okay! Oh, okay ang nahuli! Wala na marksman dito ng RSG! BXF!
nagawa nila yung kailangan nila gawin dahil wala ng marksman ang RSG Slate, lalaban pa rin ang Burn, magpupush ang Burn, hahabulin ng Burn yung RSG Slate. Diablo, Bray, Roy, and Lucian Cutie, hindi sila magbibigay ng espasyo. Aray ko, boss! Pumasok! Kinagat ang donut! At yun, si ATM naman, mukhang siya magiging next sa laban na to. Pero makakapag-flicker yung Fredrin. Donut falls. Marksman yung naging trade sa malupitan na exchange. Kakaibang alley-oop, men. Ay, si Diablo! Nauna yung dunk bago yung pasa. At si D7 naman ata ang isusunod nila. Pero yan na, pumasok na rin si Sikat with a stolen decimate. At si Lucian Cutie ata ang isusunod nila. Pero kailangan na magpa kasi ang sakit na ni Idol Roy. Rookie of the year yan, men. Tatama talaga yung Astral Meteor. Pero mukhang makakatakas naman dito si Chima. Hindi na rin tatama ang ulti ng Lucario. Pero sinapak ng minion. MVP yung minion doon, men. Sinabi ng minion, nag-shot call. Uy, uy, immortality pop, immortality pop. Sir, sir, kaya ko to. Kaya ko to, sir. Wala na siya immortality, sir. At yun na nga, malaking bagay yun na nawala ng immortality yung Valentina. And man, ang kakaiba pa nun, minion pa ang nakakuha. And let's check the real-time victory rate here. Very close game. 66% for RSG Slate. Dahil nga to sa scaling ng isang Novaria ni Roy. At nakikita na natin kung bakit nga ba nila priority pick ito. First pick, blue side. Ang Novaria na to, kung babalikan natin ang draft. Novatrix talaga. Pero yung nakita natin sa real-time win rate, kung may endable, may killable, yung BXF, doable pa. Oo. 34%. Not bad, ha? Considering sa ano nakita natin so far, gold, medyo lamang. Lucia, medyo tabla, Lucian Cutie. Tsaka si Oki, tinombohan lang si ATM. Bawal na mag-withdraw at deposit. Mamaya na lang. Punta ka na lang sa counter. Burn X Flash. Apat na miyembro. Kaya ba nila i-contest ang Lord na to? Pinakita ni Oki ang Oki way. Never, never, never. Talaga makikita mo yung damage na binabato nila dahil si Chima'y dugoan na rin. It's halfway through. This is a Luminous Lord still at masesecure nga ito ng RSG Slate. Kailangan na tumakas dito ng Burn X Flash pero mukhang ang gusto nila ay si Lucian Cutie pero nandito na ang RSG. Diablo bin na to ang sariling teammate para makatakas si Donut! The Machine Gun! Coming from Oki! At ito na ata ang huling moments ng Burn X Flash dahil wala na silang marksman. Buhay pa ang roamer nila. Medyo low si Lucian Cutie. May tore pa na isa sa gitna. Pero kung RSG ako, pwede na subukan tapusin. Pero kailangan din ingatan ang mga ultimate combo ng Burn. 20 segundos para kay Donut. Madedepensahan nga ba nila ang kanilang base? Here comes Beatrix ultimate as well. At si Lucian Cutie ngayon. Oh! Three-man setup from D7! Fatal na fatal yung links ng Atlas. Si Bray mahuli. Decimate! Oh! Galing sa Valentina. Winter Truncheon pa nga. Sikat na sikat si Sikat. The defense of a lifetime. Tatlo ang nawala sa RSG. Ang pogi nung ginawa ni Sikat, men. Malakay rin yung galawan. Yung tipo nakakalapit pa lang sa kanya ni Diablo. Nag-Winter's Truncheon na agad. Pero si Roy, ha, Rookie of the Year, binalibag ni Diablo palayo si ATM. At si D7 naman ay susubok pa rin. Yung Astral Meteor masakit. Pero may apat na nagpupush para sa side ng Burn X Flash. Make that 5 in the mid lane. Tatangki na ata nila. Uy, gusto na ata nila tapusin to. Ito na ba ito? May ultimate ulit yung Atlas Roy at Diablo na lang dito maiiwan and there goes no way! Burn X Flash! Burn X Flash!